Isang linggo po bago ang undas, may mga pasahero ng maagang bumiyahe para hindi po sumabay sa inaasahang dagsa ngayong weekend. Nakahanda na rin daw ang PNP, LTFRB at LTO para sa seguridad. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, ilang linggo, isang linggo bago ang undas ay may ilang kababayan na tayong piniling umiwas sa siksikan ng mga pasahero at nauna nang umuwi sa kanika nilang mga probinsya. Lunes pa lang pero ganito nakahaba ang pila dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Marami sa kanila, pauwi na ng probinsya para sa undas. Ang magkasintahang Tin at Kenneth na padayat Camarines Norte, nadala na raw sa dami ng pasahero noong mga nakaraang taon nilang pag-uwi. Kaya inunahan na rin nila siksikan ng mga pasahero sa weekend. Para po hindi po dumagsa, para pag-uwi, kasi especially po yung ticket ngayon nagkakaubasan po. Maaga po kami bumiyahe para hindi po magsiksikan or crowded po. Si Macario, 2017 pa raw nang umuwi sa Nabuaca Marina Sur. Kaya imbes na maabala ang matagal nang hinihintay na bakasyon kasama ang mga anak, inagahan na rin nilang uwi. Maaba yung pila eh. Marami tao eh. Ayoko makipagsiksikan eh. Sasagarin na rin daw ni Jocelyn ang bakasyon niya sa Baaw, Camarines Sur hanggang Enero kung kailan siya ulit magbabalik trabaho. Kaya kesa ma-stress sa pag-uwi, pinili niyang hindi na makipagsabayan sa iba pang pasahero. Para hindi mabalas sa biyahe, kasi ilang araw na lang undas na diba. Ano nakaraan, siksikan. Halos yung iba wala na masakyan. Ayon sa pamunuan ng PITX, posibleng pumalo sa 150,000 ang dadagsa sa PITX sa darating na Biyernes. Lalo't unang undas ito sa nakalipas na 2 taon na bukas ang mga sementeryo. Kaya nakikipag-ugnayan ng PITX sa LTFRB para masigurong ligtas at sapat ang mga bus na bibiyahe. Sila po yung magsasagawa ng mga random checks, no, sa ating mga roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. At checkin din po nila yung kaayusan ng ating mga tsuper upang tiyakin na nasa tama po silang pangatawan, pag-iisip, at most importantly, hindi po sila under any influence katulad po ng kinagbabawal na gamot o liquor. Hindi required of vaccination card para makasakay, pero magpapakalat ng mga COVID ambassador para magpaalala na sumunod sa health protocols. Ipagbabawal pa rin ang pagdadala ng matutulis na bagay at mga bagay na mabilis masunog. Ang Land Transportation Office magbabantay din daw sa pagsunod sa health protocols. Naka-full alert status naman sa kanilang pagbabantay ang PNP. 85% sa kanilang hanay ang ipapakalat para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa Metro Manila, magde-deploy din ang mga pulis sa matataong lugar kabilang ang mga sementeryo at terminals. Ating paghahanda dyan ay maximum police presence and visibility. Mahigpit ang seguridad sa Batangas Port ngayong unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero. Lahat ng gamit na dala ng pasahero dumaraan sa X-ray machine conveyor kung saan nadedetect kung may mga dalang gamit na ipinagbabawal ang isang pasahero. Kabilang sa mga nakumpiska sa security inspection ang mga pintura, patalim at mga karning baboy na mahigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Animal Industry na ibiyahe sa iba't ibang probinsya dahil sa banta pa rin ng African Swine Fever. Ang ilang pasahero uuwing probinsya para dalawin ang puntod ng mga yumaong kaanak. First undas kong uuwi ngayon. First undas din na may member ng family na nasa sementeryo. So, hindi na kami naghihintay ng maraming ano. May iba namang susulitin ang darating na long weekend gaya ng magkakaibigang ito na bagong pasa sa Mechanical Engineering Board exams. Plano nilang mag-relax sa Occidental Mindoro. Pia, sa ngayon medyo kaunti na yung tao rito sa PITX. Nakaalis na rin kasi yung mga biyahing pabikol. Karamihan sa mga pasahero ngayon na nandito ay yung mga Pakavite at Batangas. Pero asahan daw na mas dadagsa pa ang pasahero habang papalapit ang weekend. Live mula rito sa Parañaque City, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Makaiga ang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.